Hey, welcome back. So tayo ngayon ay may gagawin na battery na charger ng laptop. So ito yung kadalasang sira, no? So kapag walang output na lumalabas dito sa ating charger o dito sa ating pansaksak patungo sa laptop, ano? So ito yung una magagawin. Ano? So una is i-check muna natin kung mayroong output na lumalabas dito sa kabitan ng wire na to. So para check natin yan, ayan. So, energize natin. Saksak natin. Charger. Then, magbo-voltage check tayo. So, sa pagbo-voltage check na kailangan nakaset sa DC, 50 DC ang ating tester. Ano? Sa 50 DC kasi ang output ito ay nasa 19 volts. So, dito sa charger na to is meron siyang normal na output na regulated 19 volts. So, ang problema nito is nasa wire lamang. Ang problema nito is nandito sa wire na ito. Ito, dito sa wire. Yung papunta sa charger. So, ngayon, pinutulan ko lamang siya hanggang sa magkaroon ng output at magkaroon ng continuity yung ating wire. So, lagay natin sa times 1. Ayan. So, hanggang sa magkaroon siya ng continuity, yung both lines ng positive at negative. So, ito yung line 1. Lagay natin ng conductor. Gitna kasi sikip yung ating test prob. Ayan. So, ito yung line 1. Ayan. So, positive. Ito, end-to-end ang test. Ayan, no, gumalaw ang ating pointer. Ayan. Gumalaw. Then, sa negative din. So, end-to-end pa rin. Ayan, no, still gumalaw ang pointer. So, ang ginawa ko rito is pinutulan ko utay-utay. Putol-putol-putol. Kasi dati, wala siyang continuity. Yung kanyang isang line, itong ground niya dati ay walang continuity. So, pinutol ko ng pinutol hanggang sa ito lamang yung natira. Kulang-kulang 1 meter. So, wala naman kasi itong, wala naman ako ibang kamalit. So, kahit paigsi, okay lang. Mahaba naman kasi yung wire ng power cord na papunta sa outlet. So, ito pwede na ito kaysa wala kang magamit. So, ito yung solution natin na gagawin. So, pinutulan na tayo-tay hanggang sa makalampas tayo doon sa part na mayroong putol. So, hanggang sa ito na lang yung natira na cord. Ano. So, ngayon kung sa inyo naman mangyari at mahaba, edi maswerte kayo kung mahaba yung natira. So, ito kasi yung parang 2 feet lang ang natira. So, ngayon ihinang natin din. So, okay na siya. So, ihina ngayon natin siya rito sa kanyang pinakalagayan. Okay. So, insert lang natin yung wire, yung dulo. So, observe natin yung polarity, yung may insulation, siya ay positive out. At yung naked wire, siya naman yung para sa ground or sa negative. Ayan. So, para po sa hindi pa subscriber sa mga nakadaan sa video na to, so please subscribe po para sa susunod na video ay meron po update para sa iyo. Ayan. So, wala akong gusto yung gamit dito ngayon kasi ako yung nasa bahay. Nasa school po nga ako ibang magagamit. So, nail cutter po ang ginagamit ko, pamputol sa wire. Konti pa kasi may harang butas. So, pwede na siguro to. So, hirap eh.
okay na. So, ayan. So, na-insert na natin doon sa pinakang lagay niya. So, observe lang natin yung polarity pa magkakabit para pagkaano ay hindi madamage ang ating laptop. Kasi pag baligtad dyan is madadamage ang laptop natin. Magre-reverse ang kanyang polarity. So, hinang natin. Then, okay na yan. So, make sure na hindi maglalapat yung dalawang point na inyong hinangan para hindi mag-short. Ayan. So, napakasimple lang, ano, pinuto lang natin. Makalampas tayo sa may line na naputol sa loob. Then, balik lang natin ulit sa kanyang dating hinangan. So, ito lang yung kanyang natirang mga. So, anyway, mahaba pa naman kanyang power cord. Ano. So, at least, konti lang yung ating i-roll kapag ating itatago yung ating charger. Then, so, balik natin sa taklob. Ayan. Balik natin siya sa lagayan. Lagay na natin sa taklob. Then, then, huwag kakalimutan na ilagay yung vertical cord. Ito yung pinakang protection para dito. Para pag nababali ang wire, hindi siya agad mabend ng todo sa puno. Okay, ayan. So, dahil ito yung walang tornilyo, ito ay nakadikit lang dito. So, pag ibabalik natin siya, so, cable tie lang ang ating gagamitin. Cable tie. Kasi, kakawang na siya. So, cable tie lang ang ginamit. Kasi pagka tape na, lagkit. Lumalagkit yung pinagpalsa ng tape. Kaya, hindi tape ang aking ginagamit. So, ito na. So, ngayon ay pwede natin siyang tsaksak. Ayan, so voltage check ulit tayo. Voltage check again. Ayan. So, energize ulit natin ating charger. Okay, so, igsi, diba? O, igsi. Ito lang yung natira. Ayan, so, voltage check ulit tayo. Set ulit natin siya sa 50 DC. Okay. So, lagay lang ulit ako ng conductor sa gitna kasi si tape ang test plug. Then, positive ang gitna. Ayan. So, focus natin. Ayan. Medyo kaya ito ng pointer. Ayan. Ayun. Gumalaw na. Sa regulated po ang ano to, regulated 19 volts ang charger, kadalas sa laptop ito po ay 19 volts. So ito ngayon ay pwede na ultimating sa laptop. So safe ano, kasi pagkabaligtad dyan, ang nangyari ito yung positive labas. So pag sinaksak natin, masisira yung laptop. Masisira yung kanyang mga charging IC. Ayan. So okay na.